Welcome back mga kaalda. Mainit-init po ito mga kaalda ba? Kung saan nga po ay nagbabaga pa sa social media. Marami pong komento ngayon dahil magsasama nga po raw si Ogie Diaz at si Main Mendoza sa isang promotion o sa isang kongkantahan nga po raw na kung saan ay pwede kang manalo. Ito po yung Bingo Plus mga kaalda na si Mengay nga po daw ang female celebrity endorsement na kung saan naman po male celebrity naman si Luis Manzano. Ito yung sinasabi natin mga kaalda, alam nyo naman po ABS-CBN lahat ang makakasama ni Mengay at yung nalilink sa kanya na pinagpipiestahan ngayon ay taga ABS-CBN. Pero syempre bago po tayo magsimula kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video natin pagkatapos mong panoorin. At eto nga po mga ka-Aldab, may kanya-kanya po ng opinion at pananaw itong mga netizen na kumakalat ngayon. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na si Ogie Diaz baka magtanong, etc. Di po ba? Pero sabi nga po, sana nga po ay hindi ito mahaluan ng kumbaga issue, di po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, banggitin man yan, normal na po sa atin yan eh. Di po ba? Maraming nagkokomento na kaya minamalas daw po si Mengay dahil yung mga ganto. May kanya-kanya po tayong opinion mga kaalda. May mga tao po talagang nagre-react sa bawat ina-update natin. Normal lang po yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ito naman po kasing channel na to ni Mr. Destiny. Updated po ito. Gusto ko lahat ng mga kaganapan, pabor man po sa atin, pabor man sa kanila o hindi, kapag ka-trending at talagang pinag-uusapan, kailangan nyo rin pong malaman. Para hindi rin po kayo, kumbaga, nahuhuli. Di po ba? Halimbawa, maka-encounter man po kayo ng tagalabas o sa mga kapitbahay ninyo, alam nyo po yung isasagot ninyo. Alam nyo po yung mga ganyan. Di po ba? Although, sasabihin nila, yan, walang alam yan, nasa loob lang ng bahayan. Di po ba? Hindi niya alam yung mga update na nagaganap. Hindi katulad natin, gaganyan-ganyan. Pero kapag nakipagkwentuhan ka, may mga sagot ka dun sa itatanong nila. At ikaw naman po magtatanong, mahihirapan din naman po silang sumagot. Di po ba? Gaya nga po ng sabi natin, bakit nga po ba guilty sila kapag nagbibigay tayo ng mga update? Bakit galit na galit sila kapag ka nagpo-post tayo ng mga throwback video? Di po ba? Samantalang sila na yung lamang. Di po ba? Parang may mali. Kung iisipin mo, hindi sila kontento sa mga ibinibigay sa kanila. Parang may kulang pa rin po sa kanila. Yun ang sinasabi natin. Hindi katulad natin na tayo kampante na lang. Basta makita lang natin, makapagbigay lang ng update, okay lang. Di po ba? Normal na lang. Sila hindi. Yun ang sinasabi natin ang pagkakaiba ng mga taong gumagawa lang po ng issue at yung talagang totoong may issue. Di po ba? Ako bilang True Blooded Aldab Nation, gusto ko lang po lagi updated po kayo. Gusto ko lagi alam ninyo yung mga kaganapan. Uulitin ko, gaya nga po ngayon sa September 24 pa naman po ito sa susunod na Sabado mga ka-Aldab. Marami po kasing nagtatanong, maraming komento, anong ganyan, Mr. Destiny, may mga bagay-bagay na okay lang yan mga ka-Aldab. Ako bilang True Blooded Aldab Nation, ang gusto ko lang naman po maging updated kayo, lalo na po sa mga kaganapan. Huwag kayong mag-alala, kukuha pa naman po tayo ng mga impormasyon dito. Hindi naman po porket nasa loob po ng ABS-CBN si Mengay, magagawa na po nila yung gusto nila. Siyempre nandyan din si Richard Polkerson para antabayanan, bantayan, di po ba? Yan ang sinasabi natin, na galit na naman po sila kasi naibigay ko na naman po yung pangalan ni Tisoy kay Mengay. Guilty na naman yan. Ikaw talaga, Mr. Destiny, ang hilig mong makisawsaw Ogie Diaz, Luis Manzano, Clock 9, Bex Battalion, yung mga kasama, isinisingit mo pa rin dyan si Richard Polkerson na wala naman. Di po ba? Ito yung sinasabi natin na guilty sila agad-agad. Guilty sila dahil ibinabanggit ko nga po
yung pangalan ni Richard Paul Gerson, eh, pag sila, okay lang. Pag yung magre-react, kailangan wag natin babatikusin. Kaya nga po sabi ko, mga Kaldab, di po ba sila nagtataka? Kapag tayo po yung nagbibigay, ang daming reaksyon. Dapat maging panatag na lang po sila eh. Di po ba maging kampante? Kaya hindi po natin may iwasan yung mga ibang netizen nagtatanong, di po ba? Oo nga, bakit nyo pilit na binaba si Mr. Destiny? Dapat nga kayo lang kampante. Dapat kayo yung kumbaga panatag. Di po ba? Napakarami na nagbibigay ng mga update. Katulad nila Mirna Baluyot na nagsasabi nga po na totoo yung wedding proposal. Oh, tapos hindi pa sila kampante. Samantalang tayo, kampanting-kampante yung Aldab Nation, kahit yung mga ganyan lang, eh masaya na kami. Tapos sila, itong ano, yung sinasabi ko mga Aldab. Pero siyempre, wala po ako sa posisyon para magkomento ng ganyan. Wala po ako sa posisyon para ipilit yung gusto natin. Ang sa akin lang naman mga Aldab, gusto ko maging masaya yung mga mami sa binibigay nating update. Gusto ko maging lahat ng mga kaganapan alam nila, pabor man o hindi, kailangan pa rin po nilang ibigay ito. Di po ba? Pero siyempre, wala po ako sa posisyon uli para mamilit ng tao. Basta sa akin lang mga Kaldab, kung ano lang po yung latest, kung ano lang yung pinag-uusapan, dun lang naman po tayo. Isa po sa hindi nila matanggap yung mga binibigay natin, mga binibitiwan po nating update na pumapabor nga po minsan sa Aldab Nation. Nasa kanila po, hirap na hirap. Piruin mo kasi, main fanatics, Armin, hindi po nag, hindi po sila yung tumutugma-tugma yung mga ina-update nila. Talaga nakakapagtataka. Dapat kasi kung isa kang membro, lahat ng mga kaganapan, alam mo. Lahat ng mga update, alam mo. Hindi eh. Nag-aantay ka na lang ng mga ibibigay na update, tapos huli pa. Tapos nababas pa yung iba. Hindi po ba? Yun ang sinasabi natin. Wala po sila talagang formal na komunikasyon. Yung Armin at main fanatics, hindi po katulad ng Aldab Nation na kapag kami nagbigay ng update, umaayon po talaga sa social media. Kaya nga po ako nababas dahil nga po ayaw nila yung mga ina-update natin eh. Pero totoo naman pong pinag-uusapan, totoo naman pong kumakalat, di po ba? Yan ang isa sa hindi nila matanggap. Iniintay nila yung mag-trending yung mga pinopost nila, eh wala naman pong nagkakagusto. Bagkos binabas pa nga po sila eh. Di po ba? Sinasabi paulit-ulit na lang yan. Bakit ganyan? Bakit hindi pa kayo kalmado, kampante? Di po ba? Real talk to mga Kaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.